Magandang hapon, ma'am. Ano po yung kadalasang mga naging problema ninyo? Good afternoon po. Ako si Miss Myra sa SSDD. Ang kadalasan po ng mga na-encounter namin sa grievance, yung mga wala po sa listahan. So kung nakita po nila sa barangay na wala yung pangalan nila, chinecheck po namin. Minsan po, nagkakataon lang na mali yung spelling. So pag nandun naman po sila at sila naman po talaga yun, nakakatanggap po sila. Pagkapag hindi naman po, wala po talaga yung pangalan nila, yun naman po yung mga nag-fill out ng grievance form at ipapasa natin sa sitio yung mga pangalan nila. So ano pong mangyayari dun, ma'am? Dun sa mga nakaraan ang claim nila sa second trans, may posibilidad pa po bang makuha nila yun, ma'am? Para naman po sa mga sub-DSWD na first tranche, second tranche, waitlisted, na hindi pa nakakatanggap, ayun po sa kanila ay magkakaroon ng manual payout. So, hinihintay lang po matapos ang pamimigay ng ECQ ayuda, sila naman po ang magkakaroon ng manual payout. So, hawakan nyo lang po yung mga forms na meron kayo at hopefully makatanggap din po tayo ng cash assistance ng sub-DSWD. Yeah, maraming salamat po, Ma'am Aida. Okay po. Good morning, mga katrupards. Ngayon po ang pangsiyam na araw ng ECQ 2021 ayuda. Kahapon hindi na ako nakapag-outro dun sa vlog ko kahapon dahil nakaramdam talaga kami ng sobrang pagkapagod. Pero mga sunod-sunod na araw. Tapos kanina nga halos ayaw akong bitawan ng kama eh. Dahil napasarap talaga yung tulog ko. So ngayon po ay Webes. Malamang yung schedule namin bukas ay para sa mga unclaimed. Unclaimed ng first day hanggang ngayon. Yung mga hindi ko kuha ngayon. Yung mga unclaimed na ayuda kada araw namin more or less mga 200 beneficiary. So ibig sabihin kung 10 araw o 8 na araw mahigit sa kulang 2,000 din yung unclaimed. Kaya nag-schedule pa kami ng last day. So, kita-kita tayo din mga katrupa. 2,000 years later. Mga katrupa, binago namin yung setup dito ngayon, no? Kasi para mas mahaba at mas marami yung makaupo. Yung nangyari kasi simula nung Lunes ay pag ganito, no? Medyo maikli lang yung pila. Kaya umaabot hanggang dun sa park yung pila nung huling 2 araw. Kaya ang ginawa namin ay pinahaba namin para mas marami yung pila. Sa isang ganito ay 25 katao, no? Bali 50 yan, 2 na yan sa isang payroll. So hindi pa nag-start mga katrupards dahil wala pa yung City Treasurer's Office. At the same time ay konti pa lang din naman yung mga tao. At yung validator natin ay nagre-ready pa ng kanilang mga dokumento. Update lang mga katrupards, alauna pa lang, no? Wala nang tao. Ito yung huling araw sa regular payout. Bukas, lahat ng mga unclaimed, no? Simula day 1 hanggang day 9, bukas po yung kanilang payout. So natapos din tayo, no? At napaka-organized ng ginawa ng Barangay Bagbag na pagbibigay ng ayuda at yung pila syempre, oh. Maraming salamat sa mga kawani ng Barangay Bagbag. Okay mga katrupards, tapos na po yung ating payout. Ito na lang po yung nakapila. Yung isang paymaster kasi ito yung kanyang hawak na payroll. So successful po yung ating 9 days na payout dito sa
Kings Point SB Park. Bukas po ang payout mga unclaimed, siguro more or less mga 1,000 or less than 1,000 na lang yung mga unclaimed. Ito siguro yung mga nagtatrabaho, mga nasa malayong lugar, no? Actually, sinasabi naman namin na pwede naman authorization, pwede ipadala through messenger para hindi na sila maghirap. So muli mga ka-troopers, sa mga bago lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, i-click ang notification bell at the same time po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Direct Body Vlogs. Hanggang sa susunod mga ka-troopers, paalam! To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, for the blow in the head. Oh, blow just now! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dali, habang bukas mo, blow na. Blow na. Yay! Yung mga ka-troopards, kami lang dito. Anim na tao lang po ito. Pero parang dami na namin. Aha. Ma'am, may gagawin video.